kaya mo, hindi mo siya ibubrought up, whether in words or in the heart. In words, how? Example, magkwekwentuhan. Ayaw nga, ako nga, nung ganito kami, ganito ginagawa namin eh. Nag-e-enjoy pa, nagtatawanan pa. If indeed a true Christian is ashamed of his or her past, hindi niya ibabrought up yun. Ni sa puso na pag-isip na, o nga no, yung mga panahon na ito, ginagawa namin. O nga, ganito yun. If sobrang mo siyang kinakahiya, to the point na you're disgusted, na ayaw mo siyang maalala, kahit sa puso, hindi mo na siya i-recall. Because when you recall it, it's like ina-entertain mo lang siya ulit. Okay? Now, there are conditions wherein it needs to be recalled back. In the same way, yung prophet natin, yung end-time prophet natin, nagre-recall din siya ng past niya na kung maari lang, pag naulit, pag nabalik yung time, hindi niya gagawin yun. But the reason why the end-time prophet is doing it, is saying it, hindi dahil ipagmalaki yung kinakaya niya, pero para ipakita niya or para i-glorify yung Diyos. I-glorify ng Panginoon na this was yung dapat hindi. Now, if the shameful past will give or bring it back, will give glory to God, the Lord Jesus Christ, then bring it back. Pero pag hindi, then let it be. Next, the third part naman nung part ng submissiveness ng wife sa husband, of which ma-apply din natin sa spiritually speaking, is the faithfulness of the wife. Okay? Alam natin yung mga sister wives natin are faithful to us. They're faithful to their brother husbands. In the same way, dapat ganun din tayo ka-faithful as a church to the Lord Jesus Christ. Going deep on that level of faithfulness, okay? The opposite of faithfulness is unfaithfulness. Going deep into that unfaithfulness, let's set aside muna the church. Yung mga relasyon ng husband and wife, imagine yung wife hindi faithful sa husband niya. Imagine na yung wife, sa kaloob-loob ng wife, iba yung dinedesire ng puso niya. Imagine that. Imagine yung wife, nangangalunya. Imagine how painful that can be. Pag inisip mo, to the point na paminsan-minsan, kung tinitingnan mo yung couple na yan, tapos may idea ka, may isip mo lang, pag nalaman to ng asawa, because alam natin, yung mga nakakita, alam niya yung degree ng pain na yun. Now, putting it into spiritually speaking, alam natin, our Lord, nothing is hidden from our Lord. Inside our hearts, alam niya kung anong kalublob ng puso natin. Now, how do we relate that unfaithfulness sa carnal? How do we relate it to spiritual, pang-spiritual? Okay? First, we have to understand, just to bring back, yung Panginoon natin, siya yung spiritual husband natin. And he's not just a spiritual husband. He is a spiritual husband who has done the perfect thing para matubos lang tayo. Okay? He offered himself that we might be saved. Ganun tayo kamahal ng spiritual husband na yon. Kaya kung sa carnal, mga example na husband and wife na nangangalunya, unfaithful yung babae, tapos makikita nila yung lalaki,
ang bait ka naman ng lalaking to. Wala kang makikita ng kapintasan sa lalaking to. Tapos yung babaeng to, oh. Kung yung ugali ng babae, magbuboil yung kainisan mo. Kahit manood ka ng mga teleserya na lang, makikita mo yung gano'n ka martir, yung husband, gano'n ka martir, gano'n ka faithful, gano'n ka understanding. And here comes the wife. Yung pasaway na word, sobrang mababa pa para i-define yung wife na yun eh. Now, related spiritually. Kung martir lang, isipin natin kung anong ginawa na ating Panginoon just to save us. Kung gano'n niya binaba yung sarili niya having the form of God already. Binabahan niya ang sarili niya to a form of a slave para lang matubos tayo. Para lang matubos yung wife. And on the other hand, makikita mo yung church or yung wife, yung members ng church, unfaithful. See, gano'n kasakit yun. Count yung pag... There was one time nung nagbabasa ako ng The Passion of Christ sa Holy Bible, sa Love Letter, na yung habang binabasa ko yung Passion of Christ, sobra akong nakonsensya na napaluha yata ako. Kung ipipicture out mo kung gano'n yung pain, kung gano'n yung pain, wala. Sobrang martir yun. Just for a husband to save a wife. Sobrang martir yun. Hindi siya basta-bastang nagpapababa lang. Kaya kung yung sa binasa natin kanina, yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe, yung pagbigay ng only begotten Son is not just basta-basta. Kung titingnan nyo, in a form of God, ibababa pa to a form of a slave just to save the wife. And to think the wife is not worthy. Kung titingnan mo, the wife itself is not worthy. So nakita nyo kung gaano ka martir yung spiritual husband natin? Okay? Now, going back on the pangangalo niya, okay? Spiritually speaking, about adultery, yung pangangalo niya, there are three basic, yung mga basics ng pangangalo niya, spiritually. First is idolatry, is the spiritual adultery. However, we have to understand na yung idolatry na to, na pinakita sa time ng Old Testament, This is the obvious idolatry. Yung golden calf, yung mga statue na yan, yun yung pinaka-obvious eh. Pag yung klaseng idol, kung ganong klaseng spiritual adultery, kung ganong klaseng pangangalinar, ganong klaseng idolatry ang ipapakita sa atin ngayon, for sure matatanggihan natin yan. Kasi alam natin. But we have to understand, if the Lord Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow, okay, He is consistent. The enemy itself, Satan, the opposite of consistency, Satan is inconsistent. Because Satan is inconsistent, he evolves. His approach will evolve from time to time. The idolatry during the time of the Old Testament has changed. It change, brothers and sisters. Kasi up to this moment, meron pa rin spiritual adultery. O yung pangangulo niya spiritual. Okay? Yung mga iba yung sinasabi na mga santo, yung mga santo na hindi naman namin wino-worship yan eh. We're giving it the highest respect. Pero, it is the approach of such honor na binibigay is the same as nung panahon ng Old Testament na idolatry. It's because inadapt lang nila, okay, let's say the Roman Catholic, inadapt lang kasi nila yung method of worship ng Roman paganism nung yung finormulate nila yung Roman Catholic doctrine. So it's still the same. Pero pagtingin mo kahit sa atin, yung mga end-time message believers,
yung mga ibang denominational churches na nakalabas na sa Roman Catholic, na lumabas na pero na chained pa rin sila sa doctrine ng mga churches nila. Yun sa kanila, sa atin, obvious yun na that is idolatry. But even on this stage that we are in right now, kasi alam ni Satan na this type of spiritual adultery, ganitong klaseng pangangalunin niya, ganitong klaseng idolatry is obvious na hayag na sa atin yun eh. Hindi niya magagamit yung approach na to para pangdaya sa atin. So, he has to evolve. He has to evolve his approach to mislead even the very elect. Dadayain niya yun. So, how did it evolve? So, yun yung una na form of spiritual adultery. Next is the stubbornness. Katigasan ng ulo. Katigasan ng ulo, brothers and sisters, nakasulat, katigasan ng ulo is as iniquity and idolatry. Yung katigasan ng ulo is parehas lang din siya sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. So, since hindi na mag-work yung image ng mga santo, the stubbornness of the head, yun na yung gagamitin ng kalaban. Yun ang gagamitin ni Satan. Para kasi it's a form of idolatry din eh. And to remind everyone, bakit stubbornness, katigasan ng ulo? The battlefield is the mind. Doon nag-feed si Satan ng information, ng methods, ng approaches. If the mind is the battlefield, doon siya nag-feed ng war tactics niya. And this is one of the war tactics. Stubbornness. Paano ma-approach? Even on the end time, the end time church believers, when you have a revelation, hindi tatanggapin. Ay, hindi. Kasi ganito yan eh. Tapos, kahit ihahayag mo na lahat, ay, Brad, basta ako, ganito pa rin ako. It is a sign of stubbornness. It is a sign of stubbornness. And that sign of stubbornness is, tulad ng nakasulat, it's the same as idolatry. Walang pinagkaiba yun sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kahit sasabihin mo, eh, hindi naman ako lumuhod dyan eh. Pero, it's the same. In-evolve lang ni Satan para hindi tayo makasunod. Ngayon, that being said, yung stubbornness, the third one, of which I believe, even ako, I confess, I'm having a hard time on this. Yung, the feeling ko, final evolution na to ng approach ni Satan sa pangangalun niya sa atin eh. The third one, which I think is the final one, is yung desire ng mga puso natin. The desire of the heart, of which I believe na pag-sharingan natin sa pulpit, na pag-sharingan na din natin. The desire of the heart, okay, if it separates us from the Lord, if it makes a gap between us and the Lord, yung mga desire natin sa mga puso natin, then it is another form of idolatry. Kasi it separates you from the Lord. It's nothing different from the idolatry nung panahon ng Old Testament. Those statues separated the believers from God. In the same way, the one in our heart. Kaya ganun siya kahirap. Next, the desires of our heart na pinaprioritize natin. Instead of prioritizing our Lord, instead of prioritizing God, tapos unahin natin yung desire sa heart natin na iba, na nagagap sa atin, sa ating Panginoon, sa ating Diyos, that is another form of idolatry. That's why I said, na the third evolution of idolatry na ginawa ng approach ni Satan is, para sa akin, correct me if I'm wrong, para sa akin, it's the most difficult. Kasi nasa puso na eh. We don't know na this one, yung desire pala natin is against the Lord, against the will of God. Example of it is yung mga desire ng mostly yung mga desire ng mga puso ng tao, ng believer na makamundo. If you'll say makamundo, the riches, the desire of money, the desire of fame,
the desire of power, everything na makamundo. When you desire it, and all of a sudden, masiset aside mo yung Panginoon, it's a form of idolatry. Going deeper into that, another example, masarap manood ng teleserye, lalo ng pag sinusubaybayan mo. But setting, an example like, hindi makadalo sa gawain, hindi makapag-fellowship, because tatapusin ko muna to. 30 minutes lang. 30 minutes lang to, matatapos din to. Tapos, sharing na. Brothers and sisters, guilty ako. I'm guilty of it. Pero, think of it. Given that situation, sinong na-prioritize? Sinong inuna? Yung Panginoon? Or, yung gusto mong tapusin? Even, don't get me wrong, even the gadgets we have, even the internet connection we have, even Facebook that we have, I am guilty as well, brothers and sisters. Na, kaka-scroll. Ganda, scroll. Sa mga social media, kaka-scroll. Tapos, antokin ka na. Dahil antok ka na, paplakda na yung katawan mo, instead na makapag-fellowship ka sa Diyos, sa Panginoon, na makapag-pray ka na maayos bago matulog, Lord, sinong inuna? That's right. Indirectly speaking, hindi natin alam na it's already a form of idolatry. It's because, like what I've said, Satan is evolving things para ma-mislead tayo. For the past few weeks, for the past few days, I have to admit, brothers and sisters, guilty ako dito. There are times wherein matutulog na ako dahil na-exhaust ko yung sarili ko sa ibang mga bagay na dapat inuna ko yung Diyos, na inuna ko yung Panginoon natin. When I go to before I go to sleep, na magpe-pray ako, napapansin ko, it's not, the quality of the prayer, the sincerity of the prayer is not as kung ano yung dati. And I admit, it's a form of idolatry pala. When I was completing the draft of this exhortation, tinatamaan ako habang ginagawa ko. Sulat ako ng sulat, sabi ko, tama ba itong ginagawa ko? Tinatamaan naman ako sa ginagawa ko. But there's nothing I can do because it's something that needs, tulad ng sinabi kanina sa pulpit, the church is a house of correction. The church is a house of correction. It may be painful, but it's better na we take the pain now kesa magsisi tayo sa huli. It has always been said, ang pagsisisi is nasa huli. Okay? Magsisi ka man, huli na eh. Ang pagsisisi nasa huli. That's why I said, in the same way na yung sinasabi nila, when you point a finger, yung tatlo nakatingin sa'yo, yung ginagawa ko to, brothers and sisters, nakaturo sa akin lahat ng mga, hindi lang lahat, dahil nakaturo sa akin yung ginawa ko to. But I have to do it because it's one way of reminding the church on what is idolatry. It's one way of reminding the church kung gaano dapat maging submissive ang church sa ating Panginoon. It's one way of reminding the church na yung mga sister wives natin, they play a very important role in the church. By seeing them, how they submit, dapat ganun din tayo. I'm not saying, brothers and sisters, don't get me wrong, I'm not saying na pag may gusto yung sister wife, sasabihin ng mga husband, ay, hindi! Hindi, ako yung masusunod. Hindi. That's not what I'm saying. What I'm saying is, kung gaano mag-submit yung sister wife sa brother husband niya. And mind, brother husbands, yung mga brother husbands are very considerate, siguro. I believe so. They are considerate. Okay? Now, speaking of idolatry, brothers and sisters, yung pangangalo niya, nakasulat, it was written, okay, sa Leviticus, it was written, the idolater and the idolatress shall surely be put to death. Shall surely. Walang kaduda-duda. Tama ba Tagalog ko? Sige. Walang kaduda-duda, yung idolater tsaka yung idolatress shall surely be put to death. Now, bakit ma-idolatress? Because pagdating sa pangangalo niya, dalawa yun, dalawang parties parati. In the same way, pinagsisharingan natin dito dati na
pag nakatingin ng masama, yung lalaki nakatingin siya ng masama sa babae, nakapag-isip siya ng mahalay, it's considered idolatry, it's considered adultery already. Kasi indirectly inaakit ng babae yung lalaki. The same way here. Spiritual adultery, spiritual na pangangulo niya is also done by two parties. Well, yung una, yung first is yung adulterer is Satan himself. The devil himself, Satan himself. Siya naghahanap ng ways para maangakit, para malayo tayo sa ating Panginoon. Siya naghahanap ng paraan para maging unfaithful tayo sa ating Panginoon. If everyone just know gaano kadeep yung relationship ng church sa Panginoon, then they will know na, then tapos alam nila na sobrang nakaukit sa puso na the Lord is my spiritual husband. And anything against the Lord is considered adultery. Ganun siya ka-heavy. Now, talking about, ano, ulit na, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. The adulterer, Satan. Alam natin, yung katapusan, the end of Satan has already been revealed. Satan will not have any salvation. Okay? Which means, wala na talaga siya. He's really meant to die. There's no more life in him. Now, the question there is yung adulteress. Which, ang inaakit ni Satan is yung church. Inaakit niya yung church. Hindi man niya maakit yung buong church, pero the members of the church ang inaakit ni Satan. Now, if that member, let me say, that believer is nagpadala sa akit, then it's adultery. Now, if it's adultery, isipin niyo lang yung example ko kanina, yung asawa na, like Telesery, yung asawa na nangangalun niya sa asawa ng lalaki na sobrang bait, sobrang martir, yan is, earthly speaking, how much more spiritually speaking. Okay? So, brothers and sisters, sa hindi pagtatapos, just a point of reflection. Sinabi ng ating Panginoon, be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Why perfect? Bakit sinasabi natin ng ating Panginoon na be ye therefore perfect? Because our Lord Jesus Christ, na kinoconsider natin na spiritual husband natin, He will present the church. He will present a glorious church without spot, without wrinkle, without blemish. A glorious church ang ipre-present ng ating Panginoon, hindi yung church na adulteress. Okay? So, brothers and sisters, hindi pagtatagal, tayo na po ay tumayo at babalikan na po yung pulpit sa ating worship leader.